Playing ranked game using different mage heroes. Gourd gameplay. Sa gameplay na ito, gagamitin natin si Sang Gohong Color Blue. Kahit ang mga mukha ng kalaban ay kaya niyang punitin, isa siya sa hero na bihirang gamitin. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano ang tamang paggamit niya sa atin. Dahil kasing lambot nga ng tissue paper itong si Sang Gohong Color Blue, kapag kayo ay popuesto, lumayo kayo sa kalaban ng todo at daig niya pa dapat yung nagpipreto. Agis niyo lang yung Dragon Ball niyo sa may Kamehame Wave. Hindi na kaya niyan basta-basta mata. Takasan. Ilagay ang panghigop sa lupa, maghagis ng Dragon Ball at Kamehame Wave mo na yan! At dito na ang bagyong Sang Goku, lagay niya lang ang panghigop sa lupa at Kamehame Wave! Kahit di niya na masyadong itutok yan, sasaluhin na ng kalaban! Sige, Kamehame Wave man, ipaglaban mo yan! Peke ka lang, ako yung totoo! Piling siguro ni Terizla Fishbowl siya, palagi na siya nagpapahuli dito kay Minsitar, tapos na Kamehame Wave ko pa, ang gandang combo, diba? Ayan, Pililing, pamang-pama yan, alay ka na, huwag kang mag-alala, ipaghihiganti ka na lang namin sa kanila. Victory! Lunox Gameplay! Sa game na to, kala ko hindi ako mapagbibigyan mag-mage dito kasi si S3 palaban. Nag-show na nga ako ng hero pero pipili niya pa dapat si Sangre Bangus. Kaya naman nag-auto-lock na agad ako tapos nagpapakita pa siya ng KDA niya. Agad niya ng palahate ka. Balik nga tayo kung paano tayo gagamitin ni Lunox. Meron siyang dalawang uri ng katangian, isang kabutuyan at isang kasamaan. At dahil gusto nating mapatay si Boy Gluta, tayo ay magiging masama muna. Dapat lagi kayong handa. Kapag hindi naman kayo susugod basta-basta sa gera, magpakamabuti muna kayo at magsusugod na kayo, dun yung ilabas ang kasamaan nyo. Alerto din dapat ang inyong mata kapag nakahuli ang tank nyo. Sugurin mo agad na baka masama ka. O baka maghanap pa kay Ruby Didi. Rugby Didi siguro pwede pa. Si taong gulong akala niya ang kunat-kunat niya. Pero kapag si Lunox ang nakatapat mo, mamalatag ka ng buhay nito. Kapag ganitong klase ng eksena na merong mga maritas na nagchichikahan, lapit kayo na kaunti para marinig nyo. Tapos pag narinig nyo, alis na kayo. Tapos dito, hindi ako sigurado sa mga pinagagagawa ko sa buhay. Akala ko nasa kasamaan mood na ako. Yun pala, nasa kabutihan pa. Baka ragdididi yan. Imbis na nakabantay na ako sa may demonyo, napauwi ako ng di oras dahil sa mga kalokohan mo. Hindi ako papayag na makatakas ka dito ng buhay. Ungwi ka talaga. Bago pumasok sa loob ng kaguluhan, i-activate ang kasamaan at prihit-prihitin ang mga kalaban. Victory! Odette Gameplay! Dahil may Mia sa kalaban, ito ang pantapat natin dyan, the Power of Swan Swan! Asa na si Mia? Labas nyo para sa kanya tong Power of Swan Swan ko! Aha, nandyan ka pala! Ito na, the Power of Swan Swan! Mission successfully succeed! Bala ko talaga dapat magtago dito sa loob ng damo, pero naubos na lahat ng ulti nila, kaya naman the Power of Swan Swan! Yung pang-minyak ko na kalamaris, tinakasan ng kung nabot mo! Nag-aabang lang ako dito sa may damuhan at sino ba ang dadaan? The Power of Swan Swan! Ang bilis lang naputol ng ating pagkanta, pero ang mahalaga, ang kalaban naman ay napatumba! Victory! Eve Gameplay! Sa panahon ngayon, ito si Magic Chess Girl ang isa sa mga nakakainis na mage, kaya ako na mismo ang gagamit sa kanya. Pero si Esper mukhang hindi papatalo, mabuti na lang trio kami dito, kaya naman isinwap agad ako. E di nagtutortel na ang taong aso, tapos nakatunog ang mga kalaban, kaya agad nila kaming pinuntahan. Tapos ito naman si Impact ang gaya-gaya, kinuha pa talaga yung ulti ko at masyado nang nakikipagmukaan. Hoy, nandito na ako sa likuran mo, sino pang alikabok ine-SS-an mo dyan? Ang tagal ko pa sino na makasapi ko dito, kaya nagtatalamang isip ako, mag-ulti pa ba ako? Pero nag-ulti pa rin naman talaga ako. Tapos dito nagkalabasan kami ng kapangyarihan habang nakapokus ako kay Impact ang gaya-gaya. Si Dashing Man, ako na rin palang pinagtitripan. Busy ako sa pagpatay ng iba, yun pala ako mismo kinakatay na. Kung sang-sang lupalop nga din naman kasi talaga ako nagpupunta, kaya paglingon ko dito yung tank nila nakaabang na pala. Buti na lang hindi ako masyadong pinagtuo ng pansin ng mga kalaban. Nandun na ako sa harapan, pero si Laila de Lima pa rin ang pinagdiskitahan. Nagbibimonyo kami sa part na ito. Syempre hindi naman papayag ang kalaban na basta-basta lang namin makuha ito, kaya naman sumugod sila dito at naglatag ako ng magic chess ko. Eto namang si Impact ang gaya-gaya, imbis na buhay sana, pumasok-pasok pa. Syempre nagkakagulo sa bloba. Tapos etong tank nila, lumalayo naman siya, kaya ito na lang focus natin si Mia. Asan ka, Mia? Kinopya na naman Impact ang gaya-gaya
ang aking kapangyarihan. Pero tignan mo ang kinaibahan. Habang focus siya sa mga kasapi ko, focus naman akong pisain ang pagmumukha niya. O diba, nakadalawa pa. Aba naman si Mea, focus sa goal na magdep ng tower nila. Pero sabog na ang bungo niya. Victory! For sa gameplay! Ewan ko ba, pero bihira ko lang talaga gamitin to sa RG. Kasi every time na ginagamit ko to, lagi na lang akong talo. Matahimik akong nagtago dito sa may damuhan at tamang-tama, papunta na rin ang mga kalaban. Siyempre, ang ganda ng pwesto ko dito, hindi agad ako nakita pero nakakoko ni Franco. Pero siyempre, dahil tayo ay paniki, makakalipad ako. Masyado nang naghahari-harian yung marksman ng kalaban, kaya pinatikim ko nga ng galit ng isang paniki. Kung merong Eudora at Aurora phobia, siyempre, meron ding Parsa phobia. Si Kime kasi pag-alagala sa mapa. Si Lumulutang na pusit, medyo malayo ang pinagsitan. Buti na lang may pakpak tayo at nakaabot pa rin sa kalaban. Merong buhay na demonyo at ang mga kasapi ko ay palag pa rin dito. Nag-aantay lang ako ng tamang tempo kung kailan ko ilalabas ang ulti ko. At ito na nga ang tamang panahon, pagkakataon para ultihan ang mga kalaban. Nakapitas pa tayo ng dalawa at nakapitas rin sila sa amin ng dalawa. Tobeto na ang natirang laban. Kung tutusin si Kime, kitang-kita ko pa siya sa mapa at pwede ko pa siyang tirisin ng buhay dahil isang ubo na lang siya na ay mamamatay. Pero dahil si Mea ay nag-aabang na magdemonyo, sinasamahan ko siya dito at nag-ulti ako para lang pakutin si Sangre Piranha. Pero walang nangyari, nagsayang lang ako ng skills ko. Eto na nga, kompleto ang mga kalaban at nandito pa rin ang demonyo na nanatiling buhay at si Franco ay magiging bangkay. Ako naman ay ito mga timing kung kailan ako mag-uulti. Tamang-tama, ako pa rin ang makakakuha. O tama na, out na, out na, out na. Wait na lang natin yung demonyo, nakuha na natin. Mag-si-out na kayo, wag nang pumalagpa. Anak ka talaga ng mama mo. Victory!